Hindi naman talaga sa kina Lopez at kina pangilinan niyang Meralco. Yan eh, pag-aari ng TAO. At isa sa mga dapat na sikasuhin ni Bongbong Marcos kung siya man magiging pangulo ay imbestigahan kung paano na ilipat ni Cory Aquino ang pag-aari ng Meralco nang walang konsiderasyon sa mga taong nag-aari nito. At ito ay pag-aari ng Meralco Foundation. Ang Meralco po ay binili ng Marcos Administration sa halagang 800 million pesos. Bukod doon, inassume ni ng Marcos government lahat ng liabilities ng Meralco para maging zero-based ang Meralco pag-transfer niya nito sa Meralco Foundation, which is a 100% foundation with the consumers, those who are having electric meters as its real owners. So this was a public company in effect, or at least a private foundation owned by the public. Paano ito na ilipat ni Cory Aquino pabalik sa mga Lopezes nang walang konsiderasyon? In other words, ibinalik po niya ito sa mga Lopezes without paying, without the Lopezes paying for a single centavo. And wala pong paper trail dito. Ultimong si Joker Arroyo ang nagsabi na walang papeles ang paglipat niyan. So ang number one priority dapat ni Presidente Bongbong Marcos ay ibalik sa taong bayan ang Meralco at sa mga tarantado mga oligarko na ay singilin niya ng pabalik, back juice. Dahil unang-una po, ang Meralco, nung kunin pabalik ni Cory at ibinigay ng walang konsiderasyon at walang paper trail, uulitin ko, ako'y nagiging makulit sa mga Lopezes, mga kabansa, ay wala pong utang ito. Wala pong utang sa ibang tao ito. Pangalawa, paano nangyari yan? Nung ibalik po ni Cory Aquino, nung bili ni Marcos yan sa 800 million plus assumption of debt, hindi po kasing laki, Metro Manila lang po yan. Nung pag-aari na ng foundation, nag-increase na po ang reach niyan sa balance of Luzon. Panorte, alam ko hanggang Laguna, pero hanggang ngayon, hanggang Quezon na pala. Alam ko hanggang Bulacan, pero hindi ko alam kung lumampas pa sa Bulacan. Mas malaki na ho ang Meralco kaysa nung bilhin ni Marcos sa mga Lopezes. Kaysa nung isoli yan sa mga Lopezes. So kabunansa po dyan ang mga nagaharing uri na kadugo ng mga berdugo, Aquino, oligarko, mga nagaharing uri. Ayan po ang dapat na unang-unang gawin ni Bongbong Marcos. Ang maisauli ang Meralco sa mga totoong may-ari nito na ang mga consumers. Ayan po mga kabansa. Sa okay. Dapat tayo magsimula bago pa natin kalkalin yung mga krimen mula nung 2001, especially dyan sa mga provisional price increases na hindi nila binibigyan ng reconciliation, pataas, unang pataas ang provision ng mga tax increases. Alam po ba ninyo na hindi na naglalabas ang Meralco ng puhunan? Ang puhunan niya sa taong bayan niya kinukuha. Anong klase sistema meron tayo dyan? At ako'y kumukulo aking dugo kamento dahil dito sa mga promoters ng renewable energy ay talaga namang very sincere and dedicated sila sa pagpapalawak especially ng solar at saka ng wind.
electric stores. Eh, tinitira man itong mga oligarko ngayon. Tinitira naman ngayon. Ha? At itong issue ng ano, ilabas na natin itong issue ng Laguna Lake Development Authority na tatlong kumpanya ang nanalo out of more than 40 bidders. Ha? Eh ngayon, dahil sa pakikialam lang ng mga ilang oligarko, ay nakakaroon pa ng ano, kumita hearing sa lower house of Congress. Ang Kongreso, tumawag ng kumita hearing, mga kabansa, hindi kumita hearing. Kumita hearing. Gusto nila sumawsaw na naman, inaakusahan nila itong mga ito ng midnight. Paano magiging midnight nila? More than 1 year in the process of bidding process pa lang yan. Ha? Paano? Kayo ang gustong gumawa ng mga midnight deal. Ha? At ang nag-preside po ng kumita hearing na yan, eh walang iba kundi ang anak ng isang major stockholder ng MERALCO na si, anong pangalan yan? Si Mikey Arroyo. Ha? Sobra ng... Ayaw ko kung bakit he's back in public service. Eh, nung huli kong marinig yan, eh, nag-party list ng mga, ano ba ito? Ng mga taxi drivers ba yan? O mga tricycle drivers? LPGMA? Eh, hindi naman yan, anong tricycle ang dinayin ni Mike Arroyo? Ang alam lang niya, i-bicycle mga pondo ng gobyerno. Ayan mga kabansa. Yung mga Arroyo na yan, pagpipinahan yan. Dahil yung mga yan ang nagrekomenda kay Alfonso Cusi sa Department of Energy. At ito si Alfonso Cusi mula nung maupo. Wala hong ginawa yan kundi pasilidad lang siya ng mga oligarko, nagkaharing-uri, mga power producers. Kailangan ma-expose na yan. Ha? At sino ba ang bumili ng kanyang... Super Perry. Oh. Hindi ba taga-Dabaw din yan? Hindi ba siya tao rin ng mga Abortis? Hindi ba siya tao rin ng mga Arroyo? Bakit siya nakaupo dyan? Tapos pina-appoint pa niya na ERC, yung chief regulator ng electric, ay si Agnes Di Banadera na isa rin tao ni Gloria Macapagal Arroyo. Eh, magkaalaman na tayo. Hindi dahil, anong gusto niyong palabasin? Na si Duterte nakikinabang dyan? Sa bidding ng mga solar panels na yan at solar renewal energy na yan. Anong gusto mong palabasin, Kusi? Ang boss mo? Ang kumikita dyan? Anong midnight transaction? Sabi mo transaction. Sira ulo mo. Ha? Hindi dahil ikaw ang presidente ng Kusi Wing ng PDP Laban, eh, palalampasin ka na namin. At mismong government station ito na ginagamit namin para ibukas ang mata ng mga tao. Para ikaw ay mabuko na.